Amen. Sabihin mo nga sa katabi mo, I am glad that you are here. Are you glad that your katabi is here? Masaya ba kayo na nakikita niyo ang katabi? Ngitian mo nga yung katabi mo. Yung pinakamaganda mong ngiti. Yan, ngitian mo rin siya. Ngiti kayo sa katabi niyo. I am glad that you are here. Ano po? Alam niyo po, if there is someone na glad that you are here today, is no other than the Lord. Amen? Alam ko na every time na you are just preparing for your day para pumunta sa simbahan upang sumamba sa kanya, you know that God is glad. Amen. Naniniwala ba kayo doon that the Lord is looking at you right now from heaven and seeing you na, I'm glad that you are here. I'm glad that you are here. Ngayong araw pong ito ay gusto ko pong ibahagi ang mensahe na to. This has been put in my heart na binigay po ito sa akin ng Panginoon matagal ng panahon, mga 1980s. Yan, matagal na po pero naging nabuo po itong mensahe na to, I think a few weeks, pero na sobrang nagre-remal pa rin itong ng mensahe na to kasi it can be applied every day of our lives. Kaya that is my prayer na sa and the end of this message is maging buhay itong salita ng Diyos na ito sa bawat isa. Ngayon po ito pong mensahe na to ay pinamagatan ko pong sabay-sabay po tayo. 1, 2, 3, go! Put your trust in the Lord. Sabi mo sa katabi mo, put your trust in the Lord. Put your trust in the Lord. Ituon mo o ibigay mo ang pagtitiwala mo sa ating Panginoon. Ano po? Pagka po sinabi nating magtiwala sa Panginoon, eh parang it's always easier said than done. Sabi nga yung madaling sabihin, mahirap gawin. Di ba? May mga ganun bagay. Parang ang dali-dali lang sabihin, magtiwala ka sa Lord. Pero sometimes, it is easier said than done. Mas madaling sabihin kaysa gawin. And I always say this, na it is always easier to say that you trust the Lord kapag nasa maayos kang disposition sa buhay. Tama? It is easier to say, Hallelujah, Jesus, kapag ka na-promote ka sa trabaho. Tama ba? It is easier to say, Praise Jesus, kapag meron kang bagong business na nag-boom. It is easier to say, Thank you, Lord, for my health, kapag maayos yung iyong pangatawan. Di ba it is easier to praise Jesus in your life and in your family kapag maayos ang inyong pamilya. Tama po ba? Ibig sabihin, kapag lagi natin sinasabi yung ang buhay kaysa sa paganda ng paganda, and parang kapag iniisip natin to, when we put our trust in the Lord, minsan naisip natin, madali lang itong gawin kapag nasa maayos kang kalagayan. Ibig sabihin, when you are healthy, wealthy, and successful. Di ba po? Pero, meron po akong isang i-share na story sa inyo. I know that you are familiar with this. Familiar ba kayo kay Job? Sino familiar kay Job? Si taas ang kamay ng familiar kay Job. Yan po yung kwento ni Job. Yan, yung naghati ng Red Sea. Ah, hindi ba? Hindi ba? Iba pala yun. Si Noah pala yun. Ah, hindi. Isa pala yun. Si Moises. Yan. Pero ang story pong ito is the story of Job. Kung saan po ay si Job is considered in the Bible na a righteous man. Sinasabi na nung panahon ni Job, yung mga tao parang hindi na sila okay. Kung ano nung unrighteousness na yung ginagawa nila. Pero Job was declared righteous in the Bible. Ibig sabihin, he is a follower of God. And yung position ni Job, sa madaling sabi, ay maayos. He is healthy, maayos yung pamilya niya, meron siyang business na maganda, meron siyang mga farm. Yun, lumaki sa farm si Job, sa madaling sabi. Yan, lumaki si Job sa farm. And one time, dumating yung enemy, sabi nga, dun yung sinabi sa Bible na dumating yung enemy, and dumating yung time na sinabi niya kay God, sinabi niya na, kaya lang naman si Job nagtatrust sa'yo, kaya lang naman si Job nagtitiwala sa'yo, kaya lang naman si Job may faith sa'yo, kasi maayos naman ang buhay ni Job eh. Meron siyang maayos ang pamilya niya, malakas ang pangatawan niya, mayaman siya, meron siyang mga alagang hayop. And sinabi nung ni enemy, ni Satan, na kay God na, if this man really trusts you, if this man really have faith on you, kung hayaan mo ako na i-test siya, hayaan mo ako na i-test yung faith niya. And knowing God, alam ko kasi this is my belief na before ka pa mag-decide, before mo pa naisip, the Lord already knows. Tama ba?
Ibig sabihin, bago mo pa, hindi gusto nang itest ni Lord si Job kasi hindi niya alam. Kundi tinetest ni Job, inalaw ng Lord na matest si Job kasi alam na ni Lord. Sabi nga, si Lord ay advance mag-isip. Sabi mo sa takatabi mo, si Lord ay advance mag-isip. Si Lord ay advance mag-isip. And dumating yung time na inalaw ng Lord ang kaaway na itest si Job. Dumating yung time na si Job ay tinanggalan ng kanyang mga ari-arian, yung kanyang mga alagang hayop, mga kanyang alagang baboy, yan yung kanyang mga alagang mga kung ano-ano ay mga nagsimatay. And tinanong si Job, or parang ano ba yung sitwasyon ni Job during the time, he still trusts the Lord. Kahit wala siyang source of income, patay lahat ng mga alaga niyang hayop, patay lahat ng alaga niyang halaman, he trusts the Lord. And dumating yung time na yung family naman ni Job yung nagkaroon ng problem. Namatay yung iba niyang mga anak. And dumating din yung time na si Job ay nagkaroon ng maraming sakit. Ibig sabihin, wala na siyang health, wala na siyang wealth, hindi pa maayos yung ano niya. And dumating yung pagkakataon na kahit yung asawa niya, sinasabi na, tiwala ka pa dyan ng tiwala sa Lord mo. E kita mo't pinabayaan ka na. Di ba minsan may mga maririnig tayong tao na gano'n na pinabayaan na yata ako ng Lord? Di ba minsan narinig natin na pinabayaan na yata ako ng Lord? Pero sa madaling sabi, despite of those situation, despite sa situation ni Job na maganda, maganda ba yung sitwasyon ni Job? Hindi, di ba? Hindi maganda yung sitwasyon niya, hindi maayos na sino bang gugustuhin na namatayan ka na ng anak, namatayan ka na ng alaga, ikaw papatay ka na rin. Sino bang matutuwa? Pero even in those difficult situation, si Job, he trusts in the Lord. And one thing about God is nakikita ng Panginoon yung pagtatrust mo sa Kanya. And sa madaling sabi po, to make the long story short, dumating yung time na whatever it is na taken away from Job, ano man yung bagay na tinanggal kay Job, ay dinoble at higit pa sa dobling binalik ng Panginoon. Amen. Binigyan siya na mas kung ano yung pag-aari niya dating mga halaman, mga hayop, hindi lang doble ang binigay ng Panginoon. Yung kanyang sakit, pinagaling ng Panginoon. Yung kanyang pamilya, inayos ng Panginoon. And that is how the Lord works. Ibig sabihin, minsan hindi natin mauunawaan that although our situation is not good, you have to believe and you have to trust that although your situation is not good, you have to believe that God is still good. Amen. Pwede po bang palakpakan natin ang ating Diyos? Amen. And yun po yung gustong unang-una ko pong gustong ituro sa inyo na hindi mo kailangang sabihin na ang Diyos ay mabuti kapag maayos ang sitwasyon mo. Even your situation is not good right now, even your situation is hindi ideal right now, you know in your heart and in your faith and in your belief na naniniwala ka na anuman ang mangyari, anuman yung sitwasyon mo, alam mo na may mabuti kang Diyos. Amen? Amen po ba? Kaya nga, pagka nagkakaroon tayo ng ganong klase ng trust sa Lord, we have hope. Sabi mo sa katabi mo, we have hope. We have hope. I always say this sa mga nakakausap ko ng mga kabataan, and whenever I have the opportunity to share the word of God to them, that I always say this na, mapalad ang taong ang tanging pag-asa ay ang Panginoon. Sabi mo sa katabi mo, mapalad ang taong ang tanging pag-asa ay ang Panginoon. Because so you know why? Bakit mapalad yung mga taong ganun? Kasi everything in this world changes. Lahat ng bagay dito sa mundo nagbabago yan. Tama po ba? Lahat ng bagay dito sa mundo temporary lang yan. Tama po ba? Because kahit ngayong inaasahan mong business, kahit pagano ka successful yan, in a blink of an eye, pwede kayong malugi. Tama po? Kahit yung sinasabi mong girlfriend mo, asawa mo na mahal ka, malay mo pagising mo, may iba na pala. Yan, di ba? Pwedeng yung inaasahan mong lakas kasi di ba yung iba, they are planning their, nilagi sa nagpa-plan sa future na pagkaganto, ganito ang gagawin ko, pupunta ako sa ganito. What if yung health mo naman yung mag-fail? What if yung health mo naman yung hindi maging okay? Di ba? Even your health, hindi ka pwedeng mag-rely doon. Kaya nga, napakapalad natin kasi ang we have God na we can rely to. Hindi siya temporary. Hindi siya nagbabago. Sabi nga, He is the same yesterday, today, and forevermore.
Amen. Ibig sabihin, we can rely on God. We can put our trust on God kasi hindi kagaya ng tao, hindi kagaya ng business mo, hindi kagaya ng sitwasyon mo na pabago-bago. Ang Lord hindi nagbabago. Kung mabuti siya sa buhay ni na Moises, kung mabuti siya sa buhay ni Job, mabuti rin siya sa buhay mo. Amen. Do you believe that? Amen. And alam niyo po, there is so much benefit ng pagtatrust sa Lord. Alam nyo, mayroong isang pag-aaral sa science and it shows na yung mga tao na believe in a higher entity o yung mga tao who believes in God, they are those people na mas may peace of mind. Yung mga taong may Diyos, sila rin yung usually na merong parang maayos na disposition sa thinking nila kasi, alam nyo, sa mundo po natin, ewan ka kung ako lang nakakapansin, parang palala ng palala ang mundo, ano? Parang araw-araw na lang mayroong balita na ganito, ganito ang nangyari. Pero, when you have God in your life, parang meron kang security eh. Diba? Parang sabi nga ni Janelle, merong insurance. Parang meron kang assurance na whatever it is na mangyari, ano man yung pagdaanan mo, alam mo na may Diyos kang malalapitan. Napakalungkot po na sa buhay po natin may mga tao na kapag dumadating sila sa lowest point ng buhay nila, they have nothing to turn to. Diba? Nakakalungkot na mayroong mga tao sa mundo na kapag tinalikuran na sila ng mundo, tinalikuran na sila ng kanilang trabaho, tinalikuran na sila ng kanilang business, wala na silang malapitan. Diba? Pero napakapalad po natin kasi alam natin na talikuran ka man ng mundo, ang Panginoon hindi ka tatalikuran. And that is our responsibility as well. That is our job and that is our calling to share this good news to these people. Ano po, every time you share Jesus, you share hope. Sabi mo sa katabi mo, when you share Jesus, you share hope. Every time na binabahagi mo yung kabutihan ng Diyos sa iba, binabahagi mo rin yung pag-asa sa kanila. Kasi malay mo yung kausap mo na to, bigat na pala, kung ano na palang problema ang pinagdadaanan. But because you share Jesus to them, hindi mo alam yung tao na yun na bigyan mo ng pag-asa. Imbis na pag-uusap kayo, ang sabihin mo, ala, oo nga, tama. Kung ako yan, magumukmuk na lang ako dyan sa kwarto. Diba? You share Jesus. Ano po? And, alam niyo po, basahin natin din sa slide na to. Sige, sa Job. Sabi dito, alam, nakakatawa yung sinabi dito eh. Though he slay me, yet will I hope in him. Sabi kahit pa sa'yo, mas slay. Sabi dito, I hope in him. Ibig sabihin kay God, I will surely defend my ways to his face. Sabi dito, this verse encapsulates Job's unshakable trust in God even when he did not understand why he was suffering. Alam niyo, minsan may mga bagay tayo na ang Lord lang nakakaalam pero hindi mo mauunawaan, pero you just have to trust the Lord. Tama? Minsan may mga pagkakataon sa buhay natin na mapapatanong ka din eh. Lord, bakit? Sino nakakaranas ng ganon? Minsan may mga dumadating sa buhay nila na, Lord, bakit? O kaya, Lord, bakit ako? Lord, wag ako, iba na lang. Di ba? Parang minsan mapapatanong ka na ganun, Lord, bakit ako? Pero, during those time, na mapapatanong ka ng ganun, dun mo dapat ina-activate yung faith mo. Kasi that is the quality of faith. That is the, yun yung characteristic ng faith eh. Faith is trusting kahit hindi mo nakikita. Faith is trusting kahit hindi mo pa nauunawaan. Amen? Ang pagtitiwala natin sa Panginoon ay hindi nakabase dahil nauunawaan natin, hindi dahil nakikita natin, kundi nagtitiwala tayo hindi dun sa ating sitwasyon, kundi nagtitiwala tayo dun sa taong nagsabi sa atin nun. Amen? Amen. Alam niyo po, sabi dun sa next slide, sa Proverbs, basahin natin sa Proverbs, sabay-sabay po tayo. 1, 2, 3, go. Trust in the Lord. In all your ways, submit to Him, and He will make your path straight. Sabi dito, trust in the Lord with all your heart, and lean not on your own understanding. Kaya nga napakahalaga po nito sa ating mga Kristiyano. Di ba, we are Christians, we are called believers. Sabi mo sa katabi mo, believers ka, kapatid. Mga fan ni Justin Bieber. Yan, mga believers, we are believing in God. We believe in what He says. Di ba? Sabi dito, with all your heart,
trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Ibig sabihin, hindi po dapat tayo nagre-rely dun sa ating kakayahan at sa ating naiisip. Bakit? Kasi po tayo ay limitado. Ang bawat isa po sa atin, yung kaya, kung anong kaya lang abutin ng isip natin ay ganito lang. Yung kaya abutin ng isip ng Lord ay simula umpisa, He is the Alpha and He is the Omega. Siya ang pasimula, siya ang dulo, siya ang simula, siya ang katapusan. Kaya nga po, that's why we should not lean on our own understanding. Bakit? Kasi kung makikita niyo po, ang ways ng mundo, we always, parang laging sinasabi ng mundo, kailangan ko munang makita para ako ay maniwala. Or kailangan ko munang maunawaan bago ako maniwala. Kaya nga po, anong sinabi ng salita ng Diyos tungkol sa karunungan dito sa mundo? Sabi daw po dito, sabi, yung wisdom daw dito sa mundo ay ano na kay Lord? Foolishness. Sabi ng Lord, yung karunungan daw dito sa mundo, yung tinuturing dito sa mundo na matalino, yung tinuturing dito sa mundo na may alam, yung tinuturing dito sa mundo na akala nila kaya nilang i-explain lahat ng bagay, pero sinabi ng salita ng Diyos, sinabi ng Biblia that those are foolishness sa harapan ng Panginoon. Kasi pwedeng maunawaan mo kung paano nagawa yung TV, pero at the end of the day, hindi mo mauunawaan yung pinakang purpose ng bigger picture, kung ano ba yung plan ng Lord sa atin, di ba? We can only theorize. Pwede lang tayong magawa ng mga teorya natin, di ba, sa mga bagay-bagay, pero at the end, ang Lord pa rin ang magbibigay ng kasagutan sa lahat ng bagay na ito. And alam niyo po, ang pagsunod sa Panginoon, sinabi nga ni Ate Jia sa akin dati na ang pagsunod ay sumunod ka kahit hindi mo alam ang kasunod. Sumunod kahit hindi alam ang kasunod. Amen. Kasi ang kagandahan po dito, when you follow God, when you trust God, He will make your path straight. Tinutuwid ng Panginoon kung ano yung daraanan mo. Ano po? Sabi dito, basahin natin dun sa sunod na verse, Isaiah 41 verse 10. Yan. So, do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand. Do not fear. Huwag ka daw matakot. Sinong familiar naman dun sa kwento nung nagkaroon ng bagyo tapos kasama nila si Jesus? Yan. Napakahalaga talaga ka mo nagbabasa ng Bible kasi nakaka-relate ka. Diba? Tama ba? Nakaka-relate ka dun sa pinag-uusapan. Pero sa madaling sabi po, ganito yung naging pangyayari. Nagkaroon ng isang pagtitipon and nag-miracle dun si Jesus and they're so amazed. Parang wow, ang galing. Parang na-amaze sila sa ginawa ng Lord na ang grabe yung mga miracle ng Panginoon. Nagpagaling siya, nagpalaya siya ng mga demonyo. And nung natapos yon, the Lord told the disciples na we will go on the other side. Sabi, liliban tayo. So madaling sabi, mula dito, liliban tayo dun sa ating patutunguhan. We will go on the other side. Take note of that. Kapag may sinabi ang Panginoon, take note of that. Sinabi ng Panginoon, liliban tayo sa kabilang ibayo. We will go on the other side. And on their journey, habang sila po ay naglalayag papunta sa other side, nagkaroon po ng isang malakas na bagyo. And during that time, siyempre yung mga disciple parang, ano pa lang yung tubig, mamamatay na tayo. Wala ka bang pakisamin, Jesus? Di ba minsan may mga ganun tayo eh. Kapag kakasama si Jesus o pag maayos, edi thank you Lord, hallelujah. Pero kapag ka dumadating na sa pagsubok, mamamatay na kami! Di ba minsan, wala ka bang pakisabi pa nga ng isa dong disciple? Wala ka bang pakisamin na kami mamamatay na? Pero, because kasama ni si Jesus sa boat, parang akong sa akin kasi parang ang picture ng boat is your life eh. Kapag kasama mo si Lord sa buhay mo, dumaan ka man sa bagyo, hindi ka maaano. Amen? And dumating yung time na nag-worry sila and in their worries, alam yung ginagawa ni Jesus dun sa bangka? Anong ginagawa niya? Natutulog. He is resting. And dumating yung tumayo si Jesus, sinabi niya sa mga alon, tumigil kayo. And dumating nga yung pagkakataon na nag-calm yung dagat. And nakaliban sila dun sa other side. Ang nakakalungkot, nakalimutan agad ng mga disciple kung ano yung promise ng Lord sa kanila. Di ba? Nang sabi ng Lord sa kanila, we will go on the other side. Minsan may mga promise sa atin si Lord na
iniisip natin na ibibigay sa atin ng Lord. And you know in your heart, sino dito yung may pinanghahawakang promise ng Lord sa kanila? Sino yung wala? Yan. Napakahalaga po na bawat isang Kristiyano meron kang pinanghahawakang promise sa inyo ng Lord. Kasi that will make you hopeful eh. Parang meron kang aasahan sa Panginoon. Ano? And dumating yung sa akin kasi ang promise sa akin ng Lord na pinanghahawakan ko. Nung na-reveal to sa akin ng Lord, sinabi niya na sumampalataya ka, maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. And ngayon hindi ko nalalaman kung paano siya mangyayari. Hindi ko alam kung anong magiging kaparaanan ng Lord, pero I trust the Lord na sinabi niya sa akin na sumampalataya ka, maliligtas ka at ang iyong sambahayan. And kagaya ng mga disciples, sometimes in our sa promises ng Lord, this is the promises of the Lord, and meron tayong journey na dinadaanan. Minsan dadaan talaga tayo sa mga bagyo, pero know that God is with you on the boat. God is with you on the boat. And ang panghawakan mo, hindi yung sa sitwasyon mo. Ang panghawakan mo, hindi kung ano yung nakikita mo. Ang panghawakan mo, hindi yung lakas ng alon. Ang panghawakan mo, hindi yung lakas ng bagyo. Kundi ang panghawakan mo, yung pangako ng Lord na anuman yung mangyari, anuman yung sitwasyon na pagdadaanan mo, alam mo na dadalhin ka ng Lord sa kabilang ibayo. Dadalhin ka ng Lord sa kabilang ibayo. Basahin natin sa sumunod na slide. Sabi dito, trust versus control. Trusting God means relinquishing. Ginugil ko lang yan. Ibig sabihin na naibawasan or untihan. Trusting God means relinquishing our desire to control outcomes. Ibig sabihin, when you trust God, ibig sabihin, bawasan mo yung pagkakaroon mo ng desire na ikaw ang magkocontrol ng lahat ng bagay. Ibig sabihin, when you trust God, hindi na ikaw yung makikigulo doon. Hayaan mo ang Lord ang kumilo. Sabi, it involves believing that God's plan is greater and more perfect than your own. Ibig sabihin, what it means to trust God? Ibig sabihin, when you trust God, you know that God is in control and He has better plans kung ano yung iniisip mo and greater plans kung ano yung pinaplano mo. Amen po ba? Amen. Ibig sabihin, that is the kind of trust, and that is the kind of faith na nire-require sa atin ng Lord. Na minsan, sino dito yung nakaranas na nang magturo na mag-drive ng kotse? Di ba minsan kapag alala ko, yung kapatid ko, nag-aaral siya mag-drive, tapos ako yung nagtuturo sa gilid. Kahit dahil hindi masyado akong tiwala dun sa kapatid ko, kahit nagda-drive siya, gusto ko, nakakapit din ako dun sa manibela, tapos kahit wala akong preno dun sa pwesto ko, napapapreno din ako. Diba minsan may mga ganun din tayo sa pagdating sa pagtitiwala sa Panginoon. Sasabihin natin na we trust the Lord, pero hayaan mo Lord akong bahala dito. Diba minsan, I trust you Lord kahit saan ako mapuntang trabaho, pero gusto ko Lord ganito. Okay, I trust you Lord na dadalhin mo ang aking dream girl. Pero minsan, Lord may suggestion ako. Diba minsan meron tayong mga sinasabi natin na we trust our Lord, pero When you say that you trust the Lord, ibig sabihin, hands up ka na. Taas mo na yung kamay mo. Kaya nga, when you raise your hand to Jesus, ibig sabihin, you surrender it all. Ibig sabihin, hinahayaan mo na kung ano man ang mangyari, alam mo na ang Panginoon ang bahala dyan. Sabihin mo sa katabi mo, ang Lord na ang bahala dyan. Ang Lord na ang bahala dyan. And I would like to share a testimony. Alam ko na share na ito, pero it is a developing story. Pero ano po, sabi ko nga, nitong, I think, 2 to 3 months ago, nag-resign ako dun sa isang kong trabaho and nagkaroon ako ng panibagong trabaho. And the Lord is good kasi sabi ko nga parang in my, sa sarili ko lang, sa sarili kong kakayanan, sa sarili kong experience sa work, sa sarili kong skills ay hindi talaga ako yung qualified talaga. Kasi ang experience ko lang dun sa una kong job, after kong gumraduate, nagtrabaho ako ng 6 months. I think almost 6 months ako nag-work, tapos nag-try na agad ako mag-apply sa iba. And sabi ko nga nung na-mention ko before na marami kami nag-apply doon. May mga mas, yung mga iba kong mga nakasama sa pag-apply doon is ang experience nila 8 years or mga team leads na sila sa kanilang mga position, mga level 2 na yung ano nila, level 2 na yung kanilang mga position. And ito ako, 6 months experience. Tapos fresh grad pa ako. Pero ang nangyari po,
Sa madaling sabi, dahil sa kabutihan ng Panginoon, dahil sa pag-ibig niya sa akin at dahil sa pabor ng Diyos sa akin, hinayaan ng Lord na matanggap ako dun sa trabaho na yon. I think we are more than 20 plus na nag-apply, tas tatlo lang kami natanggap. And sabi ko nga, lagi kong sineshare to na hindi dahil sa akin. Kasi kung ang basihan na yung kakayanan ko, yung talino ko, yung lakas ko, yung experience ko, hindi ko naman kaya eh. Pero dahil inalaw ng Lord na mangyari siya sa akin, dahil sa pabor ng Lord, dahil anak ako ng Lord, pinangyari ng Lord sa buhay ko. And that is my faith. And kaya yung trabaho na yon, parang, alam mo yun, tine-treasure ko siya. Parang, I always think that kapag dumadating ako sa point or time ng trabaho na yung, oh, kakatamad na. Di ba, minsan kahit gusto mo yung trabaho, minsan mapapaisip ka rin na, oh, pagod na ako. O ayaw ko na or gusto ko na magpahinga. Di ba minsan, kahit sa mga estudyante, kahit gustong-gusto nyo minsan mag-aral, dumadating pa rin sa point na ganun. Pero I'm always reminded by the Lord na yung trabaho na yon ay binigay niya sa akin. Lagi ko siyang tinitik na itong trabaho na to is given sa akin ng Lord. And habang nagtatrabaho ako, dumating yung time na siyempre, bago pa lang ako dun sa trabaho, nangangapa pa ako, ina-adjustan ko pa yung mga bagay-bagay, bago ko pa lang natututunan yung mga bagay-bagay. And during that time, may mga nagagawa akong mali. May mga nagagawa ako na hindi pala ganun. So madaling sabi ay sala. Madaling sabi ay, sabi nga ni Sister Carly, palpak. Sablay. Kumbaga sa madaling sabi, sablay. And ang ginawa ng mga bossing ko dun, kumbaga nilista nila lahat yung mga nagagawa kong mali. Pero hindi ko pa nun alam. Nililista yung mga nagawa kong mali. Tapos tinawag ako, sabi, Kenneth, pumasok ka sa Zoom. Di ako kabado naman ako. Kasi wala akong idea kung bakit ako pinapatawag. Tapos, sinabi na, ganito dapat, hindi dapat ganito, mali tong ganito, dapat hindi mo na ulitin tong ganito. Kumbaga, sa isip-isip ko, parang ako yung biglang na ano na, parang kayo nangamba kasi hindi pa ako regular sa trabaho eh. 6 na buwan pa bago ako maging regular. Tapos parang naiisip ko na oh, baka hindi ako maging regular dito. O baka ang tingin ng mga ito, ako'y bulok. Baka, sa madaling sabi, nag-overthink na ako. Alam mo yun ni Arlene, kasi siya yung napag-sharean ko nun eh. Kahit saan kami pumunta pa, I think more than 5 days, 3 to 5 days ako, yun lang iniisip ko. Kahit kumakain, kahit nasa simbahan ako, yun lagi naiisip ko na paano pag natanggal ako sa trabaho, paano ko pagkaganito, paano pagkaganan. And I overthink a lot and a lot. Ang nakakaano po kasi sa akin, hindi ganun yung character ko eh. Hindi ganun yung klase ng personality na meron ako. Ang lagi ko kasi, ang isip ko kasi laging go with the flow lang. Tiwala lang lagi sa Lord. Laging ganun lang yung isip ko. Kaya parang, ano mga mangyari? Ay, walang makain. Ay, di, okay lamang. Ay, kung may sakit, ay di, gagaling din naman. Parang ganun lagi yung isip ko. That is the kind of mindset that I have. Pero, nung tungkol din sa trabaho ko, bigla akong nauga. Parang, paano pagka makalipas ang ano, tapos wala na akong trabaho. And I keep on overthinking, isip ako ng isip, paikot-ikot yung isip ko. And ang ano po kasi sa akin, kaya ayoko ng ganong feeling kasi kapag ako nag-overthink, pati yung puso ko, nabigat, sino yung nakakaranas ng ganon? Kapag may iniisip sa utak, damay pati yung physical na katawan. Ang bigat-bigat ng pakiramdam mo, parang hindi ka makakilos, hindi ka makagalaw, kahit makakain. Hindi pala, nakakain pa din ako ng madami. Pero bigat na bigat ako, parang hindi ako makafocus sa kung ano yung ginagawa ko. And parating na naman yung Monday, kahit dumaan ako ng simbahan, dahil wala, kahit nagsisimba ako noon, dahil yung isip ko nasa ibang bagay, hindi pa rin ako makapag-focus sa Lord. Kaya nga hindi mo masasabi na isang taong nasa simbahan ay nasa simbahan nga. Pwedeng physically present, pero mentally, spiritually, emotionally absent. Pero parating na naman yung Monday, parating na naman yung Lunes, and yun pa rin yung iniisip ko. Siguro Thursday, Friday, Saturday, Sunday, puro ganun lang yung iniisip ko. Tapos bigat na bigat ako. And gabi na, and I am nakaupo lang ako sa kama. Then bigla akong nangusap sa akin ng Panginoon. Sinabi siya sa akin, bakit ka natatakot? Tapos ako naiisip ko, syempre, ikaw gumawala ng trabaho, hindi ka natakot. Ang dami pa naman mga gastusin, tsaka bayarin. Pero inulit sa akin ng Panginoon, bakit ka natatakot? And doon naging
mas naging totoo sa akin yung sinasabi ng Lord. Doon mas naging totoo sa akin yung tanong ng Lord na bakit ka natatakot. And the Lord reminded me that the reason that you have that job is because I gave it to you. Kaya ka meron yan kasi ako nagbigay sa niyan. Kaya ba't ka matatakot kung tanggalin ko yan sa'yo? Kung naniniwala ka before na hindi ka qualified pero binigyan kita yung pag-ibig ko sa'yo, yung favor ko sa'yo hindi nagbabago. Kung kaya ko yung tanggalin, kung kaya ko yung ibigay, kaya ko yung palitan ng mas maganda. And from that moment, parang nag-click sa akin na bakit nga ako natatakot? Kung mawalan ako ng trabaho, I still have the Lord in my life. Kung hindi man maging okay kung ano yung sitwasyon ko, I know that God will never abandon me. Hindi ako iaabandonan ng Panginoon. And alam ko sa sarili ko na kung ano man yung mangyari sa buhay ko, alam ko na hindi ako mag-iisa kasi kasama ko ang Panginoon. And in that moment, parang alam mo yun, parang kumbaga sa lasing, sino nakaranas na mag-inom, taas ang kamay. Joke lang. Parang nahulasan ka ng ano, oh. Yung lahat ng bigat na nararamdaman ko, lahat ng worries na naiisip ko, biglang napalitan ng peace of mind, biglang napalitan ng joy na ang sa'yo, Lord, kapag ka nagtitiwala ako sa'yo. Kasi hindi ka nagtatara sa sarili mong kakayanan eh. Kasi kagaya ko, ang tao nagkakamali. Pero ang Diyos mo, perfecto. Ikaw, pwede kang hindi maging faithful, pero ang Lord palaging faithful sa'yo. Pwede ikaw magkulang, pero ang Panginoon hindi nagkukulang. Pwede ikaw hindi ka, you are imperfect, pero I know that you have a perfect God. Pwede yung palakpakan po natin ang ating Diyos. Amen. So that is the kind of life na gusto kong i-offer sa atin ng Lord na hindi ka natatakot kasi alam mo na may kasama ka. Di ba iba laging sinasabi, wala kang backer. Ikaw may backer ka sa langit. Alam niyo po, it's good to bless others, pero alam niyo po, napakahalaga na you speak life to yourself. Sabi mo sa katabi mo, speak life to yourself. Maraming sasabihin sa iyo ang kaaway na hindi ka worthy, sasabihin sa iyo ng kaaway na ano yung ginagawa mo, wala namang kwenta yan, sasabihin sa iyo ng kaaway na hindi ka naman perfecto, sasabihin sa iyo ng kaaway, all those lies and all those trash. Lahat ng mga klase ng basura sasabihin sa iyo ng kaaway. Pero alam niyo po, you have to declare the goodness of God in your life. Sabihin mo sa sarili mo na, yung favor ng Lord nasa sa akin. Hindi dahil magaling ka, hindi dahil matalino ka, hindi dahil nakapagtapos ka, dahil anak ka ng Diyos. Hindi dahil masipag ka magsimba, hindi dahil kung ano man yung katangian mo or karakteristik na meron ka, kundi ang favor ng Lord ay hindi nakadepende sa ginagawa mo, kundi yung favor ng Lord ay dun sa ginawa na niya. Amen? And dun dahil sa ginawa na niya, sinabi sa salita ng Diyos, na dahil sa ginawa niya, binilang ka na niya bilang kanyang anak. Kaya nga, di ba pagkakumari, may dalawang bata, isang bata na random stranger, tapos meron kang isang anak dito. Itong batang stranger na to, matalino, mabait, masipag, lahat talaga meron, talagang kung sa mabait, kumbaga perfect na. Itong sa kabila, normal lang, pero anak mo. Ngayon may lumapit yung dalawa sa'yo. Pahingi po ng pang-tuition. Sinong bibigyan mo dun sa dalawa? Yung random stranger o yung anak mo? Di ba yung anak mo? Kasi although itong tao na to, perform siya ng perform, gawa siya ng gawa ng mabuti kung ano-anong ginagawa niyang pagiging magaling niya, pero hindi ko naman siya kilala. Pero ikaw, kilala ka ng Lord kasi anak ka niya. Alam niyo po, naalala ko noon na nag-apply ako sa trabaho. And natapos na yung interview. Sa madaling sabi, parang sa isip ko noon, hindi na talaga ako makakapasa dito. Kasi mahirap talaga. Kung sa mahirap, kung baka kung i-scoran ko yung sarili ko ng 1 to 10, siguro mga 6. Di ba ibagsak? Tapos nung natapos yung interview ko, napakain na lang ako ng ice cream. Kasi parang, hindi talaga ako nakapasa. Tapos umuwi ako noon, nag-uwi ako noon, punta ako kina Sister Baby, kina Arlene. And sinabi ko, shinare ko sa kanila na mahirap talaga yung hindi yata ako makakapasa. Okay lang yun, okay pa naman sa dati kong trabaho. Pero ito po ang sinabi sa akin ng Sister Baby na hindi ko makakalimutan. Sinabi niya na, yung iba nga, binibigyan pa ng Panginoon ng magandang trabaho, ikaw pa anak ka ng Diyos.
And you can apply those same situation, you can apply those same principles sa buhay mo. Yung iba nga, malakas ang kalusugan, eh ikaw pa, anak ka ng Diyos. Yung iba nga, pinagtatagumpay ng Lord ang kanilang business, eh ikaw pa, anak ka ng Diyos. Yung iba nga, nakakatapos ng school ng cum laude, magna cum laude, eh ikaw pa, eh anak ka ng Diyos. Yung iba nga, binibigyan ng Lord ng lahat ng pangangailangan niya, eh ikaw pa. Anak ka ng Diyos. Di ba pwede bang palakpakan natin ang ating Diyos sa buhay? Alam niyo po, kapag nabuksan yung isip niyo sa ganitong klase ng mindset, nabuksan yung isip niyo sa ganitong klase ng pag-iisip na I am a child of God, anak ako ng Diyos. Yung fear mo, yung worry mo, mapapaltan ng praises, mapapaltan ng prayer. Amen. Kasi alam mo na the Lord means no harm to you. Hindi ka pababayaan ng Panginoon. Hindi ka aabandonahin ng Panginoon. Hindi ka iiwan ng Panginoon. Iwan ka man ng mundo, hindi ka iiwan ng Diyos. Abandonahin ka man ng lahat ng bagay, hindi ka aabandonahin ng Diyos. Amen. Basahin po natin dun sa sumunod na slide. 10, 9. Yan, mamaya, sige. Bago po tayo mag-pray at bago po tayo manalangin, I would like just to share this practical step. Di ba sabi ko nga, it is easier said than done. And danas ko po yan sa buhay ko kasi hindi din naman ako yung pagka, nung nakakilala ako sa Lord, I trust the Lord na, Lord, I give my life to you na agad. Di ba? Hindi siya ganun. Hindi siya madaling gawin, yung pagtitiwala ng fully sa Lord, yung fully surrender sa Lord. Pero may ways tayo para magkaroon ng ganitong klase ng pagtitiwala sa Lord. Unang-una, you should know and you should practice praying. Sabi mo sa katabi mo, prayer's the answer. Prayer is the answer. Nung bago pa lang po ako nakakakilala sa Panginoon, I always think of a prayer. Nung bata ako, para siyang si Genie. Yung parang puro wish. Yung pagka may kailangan ka, Lord, bibili mo ka ng ganito, ganito. Purong, parang that is the kind of mindset ko pagdating sa prayer. Puro si hingi, puro si ganito. And nung nakakilala ako sa Panginoon, dahil nakikita ko sa iba na parang ang gagaling ng mga rin mag-pray, yung Ama namin sa langit, na ikaw ang dakila, you are mighty, yung mga ganong klase ng prayer. Pa kaya nung naisip ko siya, parang gusto ko ding matuto mag-pray. And nasa bahay ako, parang I always act mighty and malupet sa harap ng Panginoon na Ama namin sa Diyos, Ama namin nasa langit, ako ay ang iyong anak nandito sa lupa. Parang ganun yung klase ng prayer na ginagawa ko. And naisip ko, habang ginagawa ko yun, parang nakakapagod siya. Kasi parang ano eh, you are acting something that you are not. Ina-acting mo yung sarili mo na hindi naman ikaw ganun. And natuto akong manalangin talaga sa Lord. Natuto ako talaga na ma-enjoy din yung time ko in prayer when I began to become honest on who I am and how I feel sa harapan ng Panginoon. Doon ka talaga matututo na ma-enjoy yung prayer mo. Kasi you cannot enjoy your prayer with the Lord. You cannot enjoy your quiet time with the Lord if you are pretending. Sino dito nakaranas ng siguro akware ako. May mga time na nakaranas ako. Yung makikipag-socialize mo dun sa mga sosyal. Tapos eh, syempre ako lang naman ay taga-durubo lamang. Yeah. Tapos biglang makakasama ka ng mga nakaan yung mga sosyal. Yung mga ganito. Yung mga ganun. Di ba parang, although kasama kanila, parang hindi ko ma-enjoy yung ano ko, hindi ko ma-enjoy yung time ko na kasama sila kasi parang nagpapanggap din ako ng social, bili ng Gucci, yung mga ganun. Parang hindi ako makarelate sa kanila kasi nagpapanggap ako na maging isang tao na hindi naman ako ganun. And that is the same thing when you are in your prayer. You have to be honest to the Lord. Kasi alam niyo kung bakit? Nagsasayang lang kayo ng oras kapag nagpapanggap kayo sa Lord kasi alam naman ang Lord eh. Kahit magpanggap ka sa Panginoon na, Lord, ikaw ang aking sandigan, ikaw ang aking nagtitiwala ako sa Lord. Pero alam ng Lord ang kaibuturan ng iyong puso. If you have doubt, if you have unbelief, you have to confess it to the Lord. Dumadating ako sa point ng buhay ko dati na kapag nagkakaroon ako ng frustration, Lord, bakit ganito? I say it to the Lord. Lord, feeling ko hindi ko deserve yung ganun. Lord, nahihirapan ako. Lord, pagod na ako. Lord, tulungan mo ako. And
this is my testimony and this is what I can say to you with na kaya kong iharap talaga sa inyo na whatever it is na sinangguni ko sa Lord, hindi sinagot ng Panginoon. Whenever I ask the Lord, whenever I say, Lord, help me. Lord, rescue me. Hindi ako hinayaan ng Panginoon na narinig kita pero wala akong paki sa'yo. Kaya mas nagiging precious yung prayer mo sa Lord, mas nagiging precious yung time mo with God in times of prayer, kasi totoo ka sa Kanya eh. If you have certain unbeliefs, naalala ko noon when I was in, nag-decide pa lang ako noon nung sa college ko, and the Lord told me na, sinabi ng Panginoon na pagpatuloy mo yung ministry mo, pero hindi na yun yung gusto ko. I don't want to continue my ministry nung magda-try na ako mag-college kasi makakasagabal siya sa pag-aaral ko eh. That is my thinking during that time. Na gusto ko makapag-aaral sa mga gandang school. Kaya nga nag-apply ako sa mga school na maganda kasi iniisip ko, I'm thinking of my future. Pero sinabi sa akin ng Lord, pagpatuloy mo yung ministry mo. And nandun ako sa isang malapit sa isang puno, nakatayo ako doon. And I confess it to the Lord, Lord, ayoko. Lord, may plano ako. Kung may plano ka sa akin, yung plano ko na lang sundin natin. Okay lang, kahit maganda yung plano mo, okay lang yun. Yan yung plano mo. Kung ano yung plano ko, yun na lang sundin natin. Alam ko naman na maganda yung plano mo, pero sundin na lang din natin yung atin. Okay, galamang. Legit, I am saying that to the Lord, Lord, hindi ko talaga kayang gawin kung ano yung gusto mo sa akin. Kung ano yung akin, yun na lamang. Goods naman yung plano mo, goods yan. Pero gawin na lang natin yung akin. And I cried almost, I think, more than an hour. I'm praying to the Lord. And doon nag-struck sa akin ang sinasabi ng Panginoon. Yung sinabi sa akin ng Panginoon, what it is for you to gain the whole world? Ano naman kung makamtan mo dito lahat ng bagay sa mundo pero malus mo naman yung soul mo. Tapos doon din nag-stack sa akin yung sinasabi ng Lord na whatever it is that doesn't count for eternity, it doesn't count at all. Kung hindi yan madadala sa langit, kung hindi yan madadala sa eternity, kung hindi mo yan madadala sa langit, and with God, at the end of the day, it doesn't count at all. Tama ba? Magkaroon ka man ng 10 kotse dito sa lupa, makamit mo man ang pinaka 10 medalya, talunin mo man si Carlos Yulo, makatatlong Olympic medal ka man, at the end of the day, pag natapos yung buhay mo, kaya mo bang iharap sa Lord na, Lord, ito ako, may tatlong kangkong chip business. And dun siya nabuhay sa akin na, oo nga, no, there are bigger things in life kaysa dun sa nakikita ng mata natin. Tama ba? Minsan imbak tayo ng imbak, pero sinabi ng salita ng Panginoon, huwag kayong mag-imbak ng mga bagay na nasisira. Huwag kayong mag-imbak ng mga bagay na nasisira. And yun yung, that is the first thing. In order for you to gain at magkaroon talaga ng pagtitiwala sa Lord, you have to be honest and you have to be vulnerable in God in times of prayer. And alam niyo po, nung after mangyari yung pagkakataon na yun, dun ko talaga nasabi na nasurrender ko yung buhay ko sa Lord. Nag-apply ako ng pag-aaral dito na lang. Kasi alam ko, pag nag-aaral ako dito sa Enverga, makakapagsimba pa rin ako dito, makakapagpatuloy pa rin ako ng ministry. And ngayon nga po, nakakapagtrabaho na ako, I'm working from home habang nakakapag-ministry ako, nakakatulong ako sa pamilya, nakakapag-bakasyon ako kapag gusto kong mag-bakasyon, nakakapaglaba pa ako habang nagtatrabaho, di ba? And Doon ko talaga nakita na minsan hindi mo alam kung ano yung plano ng Lord, pero sabi nga, sumunod ka lang kahit hindi mo alam yung kasunod. Pangalawa po, para magkaroon ka ng pagtitiwala sa Panginoon, pangalawa, you have to know the scripture. Amen. Alam niyo po, I'm gonna say this, yun ko baka mabash ako. Yung mga tao na nagtitiwala sa Lord, pero hindi nila alam ang sinasabi ng Biblia. For me, that is foolishness. Kasi nakikinig ka lang sa sabi-sabi eh. Hindi mo alam ang sinasabi ng salita ng Diyos, pero sasabihin mo nagtitiwala ka. Sa aking opinion, you will really know how to trust the Lord. You will really know how to worship the Lord. You will really know how to worship God and trust God and have faith in Him kapag kilala mo ang Panginoon sa salita niya. Amen po ba?
Hindi dahil sa nararamdaman mo, ah, tumataas ang balahibo ko dahil nag-worship, I believe in you, Jesus. Kundi sinabi ng salita ng Diyos na darating yung araw, hindi nyo na ako sasambahin dyan sa mundok, hindi nyo na ako aakitin dyan sa templo, kundi you will worship me in spirit and in truth. Anong sinasabi ng salita na truth? Ayaw sabi ng ano, ni God, I am the way, the truth, and the life. Yung truth na tinutukoy niya doon si Jesus. At yung salita niya at si Jesus ay isa. Anong sinabi ng John 1:1? In the beginning was the Word. Sa pasimula ay ang salita. In the beginning was the Word, and the Word was with God. And the Word was God. Yung salita po ay ang Diyos. Amen. So, ibig sabihin, hindi ka pwedeng magkaroon ng pagtitiwala sa Panginoon. You cannot say that I trust God if you do not trust what He says on the Word of God. Amen po ba? Hindi mo pwedeng sabihin na nagtitiwala ako sa iyo pero hindi ako nagtitiwala sa sinasabi mo. You cannot separate God and His Word. You cannot separate God and His truth. Kasi yun yung entity niya eh. That is His character. Yun yung character ng Lord na I am the Word. Diba? You can really trust the Lord kapag natuto ka na isik siya sa pamagitan ng salita. Kaya nga po, napakapalad no kapag ka meron kang pinangahawakan ng salita ng Diyos sa Biblia. Kasi you know na you really trust God, hindi dahil sa naririnig mo, hindi dahil sa nakikita mo, hindi dahil sa sinabi ng pastor, kundi nakita mo yung pangako ng Lord dahil natagmuan mo siya sa salita ng Panginoon. Amen. 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 Kaya nga po, if you really want to know God, alam niyo po, this is one thing that I discovered about the Lord. The more you know Him, the more you fell in love with Him. Di ba may mga tao na habang nakikilala mo, tsaka, oh, ganun pala gali nun. Di ba parang may mga tao tayo na pag nahabang nakikilala mo, ay, mandurugas ba ito? Di ba may mga tao tayo nakikilala na habang tumatagal, habang nakikilala niyo yung character, parang, naaadwa kayo. Ano ba naaadwa? Parang naano kayo na, parang nakikilala niyo yung ugali niyo na, ay, may pagka-selfish pala si Yano. Ay, si ano pala yung may pagka-chismosa. Di ba? Parang, misal may mga ano kayo na ganun. Pero, the difference with people and with God is habang nakikilala mo siya, you get to fall in love with Him more. Habang nakikilala mo ang Diyos, mas napo-fall in love ka sa Kanya. Habang mas nakikilala mo yung salita niya, mas magkakaroon ng foundation yung pagkakaunawa mo sa Kanya. Mas magkakaroon ka ng reason to praise God. Nagkakaroon ka ng reason to have faith in Him. And nagkakaroon ka ng reason to trust Him. Kaya nga sinasabi ko, you cannot trust the Lord if you do not trust His Word. Ano sinabi ng salita ng Diyos? Saan daw pumapasok ang pananampalataya? Faith comes from hearing and pag nakadalawang simba, okay na yun. Hear na yun. Dalawang hear na yun. Hearing and hearing. Diba? When we say na para ma-develop yung trust mo sa Lord, you have to keep on hearing and hearing. And then ang nakakatuwa po sa salita ng Panginoon, ang nakakatuwa po when it comes to studying the Word of God, is yung salita niya kasi is buhay. Sabi mo sa katabi mo, the Word of God is alive. Ibig sabihin, yung salita ng Diyos ay buhay kahit narinig mo na dati. I'm telling you, kapatid, iba. Laging fresh ang salita ng Panginoon. There's always a bigger revelation to what you already know. Akala mo dati yung kwento ni na Moises ay parang, ay, hinati, ang galing. Pero habang napapanggan mo ulit, nababasa mo ulit, narinunawaan mo, ah, may deeper meaning pala yun eh. Yung buhay ni Abraham, yung buhay ng mga disciples, habang nakikilala mo, habang paulit-ulit mo siyang binabasa, you get to know more. Yung mas malalim, at mas nauunawaan mo na mas malalim, yung sinasabi ng salita ng Panginoon. Amen. O, so una po ay prayer, pangalo po ay scripture. This is the last one, and I'm about to end. The last one is fellowship. Sabi mo sa katabi mo, fellowship. Fellowship. Alam nyo, ako, in my personal opinion, sobrang napapalakas yung pananampalataya ko, napapalakas yung trust ko sa Lord every time na I hear testimonies from other people. Whenever I see, alam nyo, kuwari, may isang tao nag-share ng testimony niya kung paano siya, kuwari, pinagaling ng Panginoon. Every time na narinig ko yung testimony nila, lagi ko siyang iniisip na paano kaya sa akin yun?
Kaya parang dahil nangyari sa buhay nila, nagkakaroon ako ng trust sa Lord na kung kaya mong gawin sa Lord, kaya mo rin gawin sa akin yun dahil anak mo ko eh. Kaya nga, fellowship is very important. Mahalaga po na, alam nyo, akala ko dati yung personal time nyo with the Lord is that is enough for you to grow. Pero yung fellowship mo sa mga kapatid mo, yung pag-attend mo ng mga Bible study, pag-attend mo ng mga prayer meeting, those are important. Sabi mo sa katabi mo, importante daw ang pagdala ng Bible study. O importante daw. Ano po? Kaya nga, I encourage every one of you. Alam nyo po, alam ko may mga masasaktan dito. Pero I'm gonna say it anyway. Magiging mabagal yung paglago mo kapag tuwing Linggo ka lang dumadalo. Ulitin ko po. Magiging mabagal yung paglago mo. Ay, parang ang sama na ng tingin sa akin na iba eh. Kapag tuwing Linggo ka lang dumadalo. Kasi alam niyo po, the Lord describes the Word of God as a bread. Sabi mo sa katabi mo, bread. Pagkain, tinapay. Parang dinidescribe ng Lord na ang salita ng Diyos bilang pagkain sa ating spiritual. Sa tingin mo kung mayroon dalawang bata dito, yung isa tuwing Linggo lang kumakain, yung isa araw-araw kumakain, may kasama pa siyang kumakain, yung may kabanding pa siyang kumakain, tapos kumakain pa siya araw-araw niya, may nagpapakain pa sa kanyang tatay niya, sa tingin niya sino yung dalawang magiging mas malusog? Sino yung mas magiging matibay? Sino yung mas magiging malakas yung pangatawan? It's the same with the spirit. Yung ina-apply natin sa physical natin, tayo nga, nakakatatlong kain tayo sa isang araw. Diba? How much more napakainin mo rin yung spirito mo? You have to feed yourself. And alam nyo, it's always good to attend the Sunday service. Napakahalaga po na tayong sama-sama nagpupuri sa Panginoon, sama-sama tayong nag-worship, sama-sama tayong nag-fellowship with one another every Sunday. Pero you have to be part of a Bible study. You have to be part of a small group or you have to attend prayer meeting. Kasi dito kasi, in our settings, kapag nandito tayo tuwing Linggo, hindi ka naman nakakapagtanong dito, hindi naman pwedeng kunwari. Ay, hindi ko naintindihan yung slide 7, pupunta si UB dito. Ay, number 7, ano gayon? Diba, hindi naman tayo pwedeng makapagtanong dito. Pero when you attend prayer meetings, when you attend Bible study, dun kasi yung time nakakapagtanong ka eh. Dun din yung time nakakapag-interact ka sa mga kapatid mo. Kaya nga sabihin mo sa katabi mo, oy, you have to be part of a Bible study or a prayer meeting. Amen. Pwede po ba tayong lahat ay tumayo? Before I pray, pwede mo palakpakan muna natin ang ating Diyos na buhay. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Glory, 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 Jesus. Jesus. Tayo pong lahat ay manalangin. Panginoon, salamat o Diyos. Sa iyong pag-ibig, Panginoon, sa amin, Panginoon. Tunay nga o Diyos. Na salamat sa iyong mga ginawa at tinapos dun sa cross na Kalbaryo kaya kami Panginoon ay binilang mo bilang iyong mga anak, O Diyos. Salamat, O Diyos, dahil kami Panginoon ay binilang mo bilang iyong pamilya, Panginoon. Thank you for being with us, O God, and thank you, Panginoon, dahil hindi mo kami iniwan ni pinabayaan, O Diyos. Panginoon, ano man, Panginoon, yung nagiging dahilan, Panginoon, sa amin upang hindi magtiwala sa iyo, all the unbelief, all the mistrust, Panginoon, tanggalin mo ito, Panginoon, sa aming mga puso, O Diyos. Turuan mo, Panginoon, kami, Panginoon, na patuloy na magtiwala at ialay ang aming buhay sa iyo, O Diyos. Open our hearts, O God. Litisin mo ang aming puso, O God. Laman anuman, Panginoon, yung nagbibigay sa amin, Panginoon, ng kabigatan, Panginoon, nagbibigay sa amin ng hadlang upang lubusang magtiwala, Panginoon, sa itanggalin mo nga ito, O Diyos. Patuloy mo kami, Panginoon, na i-remind of your goodness and thank you for your favor in our lives, O God. Na whatever it is na pinagdadaanan namin, dumaan man kami sa apoy, dumaan man kami sa bagyo, dumaan man kami sa pagsubok, hindi mo kami iniwan, hindi mo kami pinabayaan ni minsan, O God. Salamat sa iyong mga matamis na pangako, O Diyos, na aming pinangahawakan, Panginoon. I know, God, that you are faithful in your word. I know, God, that you are faithful in your promises. That we can hold on to your promises, O God.
that your plans for us is to prosper us and not to harm us. That your plans for us is to give us future. Thank you for reminding us, O God, na hindi kami, Panginoon, stranger, kundi kami, Panginoon, ay mga anak mo. That we can come to you in prayer. That we can come to you in all honesty. That we can come to you as we are. That we can come to you kung ano kami at kung ano yung nararamdaman namin, because we know na hindi pa man namin sinasabi, hindi pa man binubukas ng aming mga bibig, ay alam mo na ang laman ng aming mga puso, O Diyos. Salamat, Panginoon, sapagkat dakila ka. Salamat, Panginoon, sa pagtubos sa amin, Panginoon, sa buhay na ito, O God. And Lord, continue to strengthen our faith in you. Turuan mo kami, Panginoon, na magtiwala sa iyo. Turuan mo kami, Panginoon, na magtiwala sa iyong salita at sa iyong sinasabi, sa iyong ginawa at sa iyong tinapos, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Tunay nga, O Diyos, na wala kami, wala, Panginoon, taong nagtiwala sa iyo na hindi na nabigo. Walang taong nagtiwala sa iyo, Panginoon, na iyong hinayaan, pinabayaan. Thank you for your faithfulness, O Jesus. Thank you for your faithfulness, O Jesus. Thank you for your faithfulness. Maraming salamat po, Panginoon, sa iyong kabutihan. Sa iyo po ang pinakamataas na papuri, pasalamat at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Mahal sa akin ang tunay, katapatan mo'y walang hanggang. Salamat sa biyaya mo na nagbago ng buhay ko. Itataas lagi ang iyong pangalan, O Jesus, ikaw. Tapatan mo'y